Isang araw, sinundo ni Ride Safe Master si Kimmy dahil may pupuntahan daw sila. Inibitahan si Kimmy sa isang burger store at dito sila nag-date. Mayroon na naman mga netizen na nakakilala sa kanila. Kaya nagpa-picture-picture muna sila. Kumain sila ng burger at natawa na lamang ang tendero sa kung gaano sila kaingay magbiruan at tumawa. Enjoy na enjoy sa kanilang pagkain at kwentuhan. Dumating ang araw na sinalubong nila tayo ng bad news dahil naburo daw ang channel ni Kimmy sa YouTube na may 55,000 subscribers. Kaya naman, pumunta siya sa bahay nila Kimmy upang mapakalma ito. Pumunta silang park at kumain ng mga paboritong pagkain ni Kimmy. Inaasahan ni Safe Master na magiging malungkot ang lahat. Ngunit dahil sa pagiging positibo ni Kimmy, naging magaan ang lahat. Kaya masinangaan niya ang dalaga dahil dito. Kasabay nito ay pinanood nila ang paglubog ng araw. Padami ng padami ang sumusuporta sa kanila at nakakakilala at ito ay kanilang ipinagpapasalamat. Tumulong din sila sa ibang tao sa pamimigay ng burger galing sa sponsor nila. Pinrank niya din si Kimmy na kunwari nasaktan siya sa parting panga niya upang makita kung may mag-aalala ba dito at kung mahal pa siya nito. At confirmed, nag-aalala ito. Kaya feeling ni Ride Safe Master na mahal pa siya nito. May pagkakataon din na nag-date sila sa isang paresan na may overlooking view ng Taal Volcano. Naglaro sila ng Q&A portion tungkol sa namamagitan sa kanila at dito na pagtanto nila na mutual ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa at hinihintay lang nila na makapagtapos si Kimmy bago sila maging mag-on. Lumipas ang araw, patuloy ang kanilang pagde-date sa mga simpleng kainan. Pinaglutuan din siya ni Ride Safe Master ng sisig na paboritong paborito ni Kimmy noong sila pa. Matapos ito, naglakad-lakad lang sila at hinatid na din niya si Kimmy pa uwi. Matagal man ang panliligaw, di nagsasawang mag-effort si Ride Safe Master. Niyaya niya si Kimmy sa isang date na surprise. Sinurpresa niya si Kimmy ng isang camera stabilizer na ikinatuwa nito.